showbiz fanatics Alden Richards sabay matapang na ginawa ito para lang makasama ang isang Catherine Bernardo. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magsimula, nais ka po munang i-shoutout at pasalamatan ang lahat ng mga Kat Den fans, ang lahat ng mga nagmamahal kay Catherine Bernardo at kay Miss Mr. Alden Richards. Thank you so much. And for today's video, ito na nga sa isang interview po ni Mr. Alden Richards dahil nalalapit na po ang kanya pong pinakabagong teleserye na mapapanood sa GMA 7, ang title may na may title na Pulang Araw. Si Alden Richards po sa kanyang interview ay inamin niya na ito po or yung Alden Richards sa kanyang roles upcoming historical drama Pulang Araw, for the longest time ngayon lang ako magpo-portray ng isang role na hindi ganun kaboy next door. So ibig sabihin po, sinasabi niya sa kanyang interview na kakaibang Alden Richards ang mapapanood natin dito po sa kanyang serye na Pulang Araw, at kasama niya po dito si David Licauca, if I'm not mistaken, kasama dito si Miss Barbie Porteza, si Mr. yung husband po ni Miss Jenilyn Mercado na si Mr. Dennis Trillo. Yun po yung mga makakasama niya dito. Kaya ito po talaga yung isa sa pinagkakaabalan ngayon ni Mr. Alden Richards dahil nga talagang doon po siya hinangaan ng maraming Kat Den fans. Kasi nga naman, diba, naisisingit niya po sa schedule niya yung pagpunta sa mga special events dito kay Catherine. So bagay na talagang minahal at inaabangan ng ilang mga fans ano pa kaya ang pwede pang pagsamahan na special moments nitong si Alden Richards at si Catherine Bernardo. So mamaya po ay pag-usapan natin yan. And for today's video, ito na dahil finally, ito na nga po dahil ang dami na pong nagko-congratulate kay Catherine Bernardo and Alden Richards for being the King and Queen o Box Office King and Queen Box Office Entertainment Awards. The legacy continues, goes to Miss Catherine Bernardo as the King Box Office Queen, and also si Mr. Alden Richards at Box Office King. O talaga namang hinangaan po ang Kat Den fans. Talagang hindi natin alam kung sinadya ba siya or sa bagay, marami naman po na talagang napatunayan ng isang Alden Richards. Yung kanya pong movie with Julia, ang dami pong award na natanggap nun kasi isa rin yun sa mga box office na movie sa year 2023 na ginawa po nila ni Julia Montes. Kaya naman congratulations to Kat Den dahil talagang they deserve to have more awards, ano, and inaasahan din natin na makikita natin sila during those times. And for today's video, pag-usapan natin ito kasi di ba napapabalita po na si Mr. Alden Richards ay isa sa mga mag-host ng isa sa pinaka-most prestigious event dito sa Pilipinas kung saan naghahanda na po ang ating bansa para po ipadala yung ating kandidata bilang Miss Universe PH, no, para mabawi na natin ang corona. Si Alden Richards po ang isa sa mga nabigyan ng pagkakataong muli para po mag-host. Pero alam niyo po ba na ang chika, meron po kasing isa sa mga talagang excited na, no, sabing ganon, ang bongga ni Alden Richards na siya ulit ang host ng Miss Universe Philippines. Ang daming na-excite na muling makita si Alden na nagpapaligiran ng magagandang dilag mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Alden Richards is back to host the coronation of Miss Universe Philippines 2024. Watch the finals on May 22, 2024 at SM MOA Arena. Inanunsyo na ito ng Miss Universe Philippines Group. Pero syempre dahil na-mention ang pangalan ni Alden Richards, kasunod na agad ang hiling ng mga fans na kuning judge si Catherine Bernardo. Ayun. So isa po yan sa mga parang gustong mangyari ng ilang mga fans sa sana makita nga, no, itong si Miss Catherine. Kasi i-judge naman talaga natin si Catherine, eh talagang deserve niya naman because she already had the beauty and the brain, right? So alam ko pong umaagree kayo sa akin. Sana kuning judge si Miss Kat, sabi ng ilang mga fans. O Filipino men, you have my right, you have my heart. So excited for this, meaning na gusto nila yung hosting skill mo, pagpakagaling naman kasi.
Wow, excited for this, Alden. Congratulations. Hala, manood ako ng MUPH, Miss Universe Philippines, because of Alden Richard 02. Yay, ang saya ni Alden as host. Ang saya lang na host pa lang, bongga na agad. Pero mukhang malabo na maging isa rin daw sa mga hurado si Catherine. Pero hindi po isinasara ang pintuan ng Miss Universe Philippines para bigyan ng pagkakataon na maging hurado ang isang Catherine Bernardo. So yun po yung aabangan natin, no, kung mapapapayag ba ni Alden at ng pamunuan ng Miss Universe itong si Catherine to become one of the judges with that particular event. So dahil dyan, magbasa tayo ng ilan sa mga komento po ninyo. Unahin natin ang komento mula sa isang user. Ganyan yan talaga, Daniel, ano, pag-addict. Pag-addict yata, at ang result pag nasa ospital ka dahil over drugs, dahil ayusin mo na lang ang buhay mo kung ako sa'yo. Ayun. So, wag naman po natin masyadong pumunta doon, no, tumawid doon sa pagkakataon na yun, kasi wala po sa image po ni Mr. Daniel Padilla yon. And sabi naman ni Miss Imelda Darubi, wag na pansinin si Saad Boy, laos na eh, kaya papansin. Alam niyo po sa Twitter, pagtapos lumabas po ng mga videos ni Mr. Daniel Padilla, yan po ang tawag sa kanya, hashtag I am Daniel Padilla sad boy. Ganyan po talaga, as in. And sabi naman ni Aurora de Venecia, looks like all the mess with Alden and Catherine is just to promote the sequel to their next project. All showbiz strategy. I'm sick for this. Daniel is trying to show his ability to rise above his status. Allow him to do his thing. After all, it is free country. Yes, true, di ba? Parang sinasabi niya po dito na lahat daw ng ginagawa ni Alden at ni Catherine, this is gonna be the preparation for their upcoming movie. Pero tingnan na lang natin, di ba? Mahirap naman po nating i-judge silang dalawa sa ngayon. Malay nyo, magulat na lang tayo eh, may nagpo-propose na para kay Catherine, di ba? Kasi kung maaalala ninyo, may interview po yan si Alden. At tinanong siya kung sino yung thought ganya, the one that got away. Inamin niya na isang actress, pero hindi niya pinangalanan. Pero sinabi niyang isang artista, ang para sa kanya is thought ganya, or the one that got away, na nakikita niya na makakasama niya in the future. Sabi naman ni Dina De Chavez, huy, mayabang na Daniel, hinay-hinay lang, baka atakin ka sa puso. Di na babalik sa'yo si Catherine, dahil may Alden na cut din forever, watching from Israel. Shalom to cut din. Ayan. Ayan, shoutout natin lahat ng mga followers po at mga talagang supporters po ni Alden Richards and Catherine Bernardo from Israel. Ayan, ingat po kayo dyan, at salamat po sa inyong mainit na pagsuporta at palagi ang panonood sa ating mga updates. And sabi ni Heidi Sangko, hayaan nyo na si Daniel, gumagawa lang siya ng paraan para di mapag-usapan at mag-viral. Spread good vibes, God din pa rin ang pinagpapala. True. Sa bagay po, talagang part po yan ng pagiging artista nila, di ba? Kasi kailangan nilang mapansin sa publiko, kailangan nila na talagang makita po sila, visible sila. Kaya ginagawa nila yung mga ganong klase ng paraan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!